Magandang araw mga bata! Ako muli si Teacher Aileen ang inyong makakasama para sa bagong aralin. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, atin munang alamin at tandaan ang ilan sa mga paalaala. Una, siguraduhin nasa maayos at komportableng lugar kayo sa kasalukuyan, kasama si nanay o si tatay o kaya si ate o kuya o sino mang nakakatanda habang pinapanood ang video na ito. Pangalawa, mas mabuti kung kayo ay busog at nakakain na upang mas lalo pa kayong maging alerto at mas ganado sa ating talakayan. Ikatatlo, ihanda ang iyong sarili at ang iyong mga kagamitan tulad ng kwaderno, papel, krayola, pambura, lapis at lalo na ang iyong module na kakailanganin natin sa ating aralin. Welcome sa Edukasyon sa Pagpapakatao para sa Baitang Isa. Tayo ay nasa unang marka. Ang ating aralin ay pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya. Nakilala mo sa nakaraang aralin ang mga gawaing nagpapakita ng pagyakabuklod ng pamilya. Patuloy na gawin ang mga ito upang lalo kayong maging masaya. Ngayon ay matututuhan mo namang isagawa ang mga kilos na mas magpapalapit sa inyo sa isa't isa. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya. Kabilang dito ang pag-aalaga sa mga kasama sa bahay at pag-aalaga kung sila ay may sakit. Mahal mo ba ang mga kasapi ng iyong pamilya? Ano-anong mga kilos at gawain ang paraan mo upang masabi o maipakita na mahalaga sila sa iyo? Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, buklatin sa pahina 30. Basahin ang mga nakasaad sa pangungusap. Lagyan ng thumbs up kung ito ay kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya. Lagyan naman ng thumbs down kung hindi. Unang bilang, pagtulong sa nanay sa paghuhugas ng plato. Thumbs up o thumbs down? Ikalawang bilang, paglayo sa kapatid na may sakit. Hindi inaalagaan ang kapatid na may sakit tulad nito. Thumbs up o thumbs down? Ikatlong bilang, paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Anak, nakapagsipilyo ka na ba? Opo, nanay. Thumbs up o thumbs down? Ating tandaan! Mahalaga ang pagmamahal at pagmamalasakit. Ang mga ito ang nagpapatibay sa ugnayan ng bawat isa. Mahalagang maipadama mo o maipakita mo ang mga ito sa kanila. Ilan sa mga paraan ang pag-aalala at pagtulong sa oras ng pangangailangan na ipakikita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa utos o pakiusap. Paraan din ang pag-aasikaso sa may sakit, pagngiti at pagyakap sa miyembro ng pamilya. Nais mo bang malaman kung paano ito na ipakikita sa tunay na buhay? Basahin natin ang kwento tungkol sa Pamilya Cruz. Ang pagmamalasakitan sa pamilya. Ang mag-asawang Manny at Annie Cruz ay biniyayaan ng dalawang anak. Si Sophie ang panganay
at si Jan naman ang bunso. Marami ang natutuwa sa dalawang bata. Lumaki silang mababait, maalalahanin at matulungin din sila. Tingnan ang mga ginagawa nila sa bawat larawan. Sila ay tumutulong sa mga gawaing bahay. Isang araw ay nagkasakit ang kanilang nanay. Sa halip na lumabas upang makipaglaro, nanatili sila sa loob ng bahay. Bakit kaya sila hindi naglaro? Tama, dahil aalagaan nila ang kanilang nanay. Sa oras ng merienda, ipinaghahanda ni Sophie ng tinapay at juice si Aling Ani. Pinaiinom niya ang ina ng gamot matapos kumain. Tinawagan din niya ang kanilang tatay upang ipaalam na may sakit ang kanilang nanay. Habang wala pa si Mang Manny, ay inalagaan din ni Sophie ang kanya na kababatang kapatid. Tahimik na naglalaro ang magkapatid habang nagpapahinga ang kanilang ina. Ilang oras pa ang lumipas ay dumating na rin ang kanilang tatay. Masaya ito sa ipinakitang pagmamalasakit ng magkapatid. Kinabukasan, magaling na si Aling Ani. Sama-sama silang nagdasal upang magpasalamat sa Diyos. Namasyal din sila matapos magsimba. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, buklatin ang inyong module sa pahina 32. Sagutin ang mga katanungan ayon sa iyong binasa. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Sino-sino ang mga kasapi ng Pamilya Cruz? A. Mang Manny, B. Sophie, C. Johnny, D. Aling Ani, E. Mario, F. John. Ulitin natin. Sino-sino ang mga kasapi ng Pamilya Cruz? A. Mang Manny, B. Sophie, C. Johnny, D. Aling Ani, E. Mario, F. John. Ano ang nangyari kay Aling Ani? A. Umalis ng bahay, B. Nagkasakit, C. Nagtinda ng gamot, D. Nag-alaga kay Sophie. Ulitin natin. Ano ang nangyari kay Aling Ani? A. Umalis ng bahay, B. Nagkasakit, C. Nagtinda ng gamot, D. Nag-alaga kay Sophie. Ano-anong kilos o gawain sa kwento ang nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit? A. Pag-iwas sa may sakit, B. Paghahanda ng pagkain, C. Pagpapainom ng gamot. Ulitin natin. Ano-anong kilos o gawain sa kwento ang nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit? A. Pag-iwas sa may sakit, B. Paghahanda ng pagkain, C. Pagpapainom ng gamot. Nakilala mo na ang mga kilos ng pagmamalasakit. Natunghayan mo rin kung paano ang mga ito na ipakikita ng Pamilya Cruz. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iyong sariling kilos o gawain. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, buklatin sa pahina 33. Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawaing nakasaad. Sa unang hanay ay ang mga gawain. Lalagyan mo ng check sa ikalawang hanay kung ito ay ginagawa mo ng madalas. Lagyan ng check ang ikatlong hanay kung ito ay ginagawa mo paminsan-minsan. At lagyan naman ng check ang ikaapat na hanay kung hindi mo ito ginagawa. Unang bilang,
Inaalagaan ko ang may sakit. Ulitin natin. Inaalagaan ko ang may sakit. Ginagawa mo ba ito ng madalas, minsan, o hindi? Isulat ang iyong sagot. Ikalawang bilang. Tumutulong ako sa gawain bahay. Ulitin natin. Tumutulong ako sa gawain bahay. Ginagawa mo ba ito ng madalas, minsan, o hindi? Para sa ikatlong bilang, nakangiti ako at hindi nagdadabog kapag inuutusan. Ito ba ay ginagawa mo ng madalas, minsan, o hindi? Ika-apat na bilang. Maghalang at hindi babalang ang aking pagsagot sa magulang. Ulitin natin. Maghalang at hindi babalang ang aking pagsagot sa magulang. Ginagawa mo ba ito ng madalas, minsan, o hindi? Para naman sa ikalimang bilang, nagpapasalamat ako at nagsasabi ng I love you sa mga kapamilya. Ulitin natin. Nagpapasalamat ako at nagsasabi ng I love you sa mga kapamilya. Ginagawa mo ba ito ng madalas, minsan, o hindi? Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, buklatin sa pahina 33. Kumpletuhin ang pangako sa ibaba sa pamamagitan ng pagpili ng mga gawain sa itaas na nilagyan mo ng kek, sa hanay ng minsan o hindi. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ako si... Isulat ang iyong pangalan. Nangangako ako na madalas ko nang ipapakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa pamamagitan ng... Anong iyong gagawin? Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang lima, buklatin sa pahina 34. Punan ng angkop na kilos o gawain ang sumusunod na sitwasyon. Piliin mo sa hanay B ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, umalis ang iyong nanay at inihabilin sa iyo ang nakababata mong kapatid. Ano ang iyong gagawin? Ulitin natin. Umalis ang iyong nanay at inihabilin sa iyo ang nakababata mong kapatid. Ano ang iyong gagawin? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Ikalawang bilang, may sakit ang iyong kapatid. May sakit ang iyong kapatid. Ano ang iyong gagawin? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Para sa ikatlong bilang, kailangan ng tulong ng iyong tatay na iabot mo ang kaniyang gamit sa pagkukumpuni. Ulitin natin. Kailangan ng tulong ng iyong tatay na iabot mo ang kaniyang gamit sa pagkukumpuni. Ano ang iyong gagawin? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Para sa ika-apat na bilang, naubusan ng sangkap sa pagluluto ang iyong nanay
at inutusan ka niyang bumili. Ulitin natin, naubusan ng sangkap sa pagluluto ang iyong nanay at inutusan ka niyang bumili. Ano ang iyong gagawin? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Para sa ikalimang bilang, abala ang lahat sa paglilinis ng bahay. Ulitin natin, abala ang lahat sa paglilinis ng bahay. Ano ang iyong gagawin? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Ating tandaan. Natukoy mo na ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kasapi ng iyong pamilya. Sinagot mo rin kung madalas, minsan, o hindi mo ginagawa ang mga ito. Kaya maliban sa pangako, mainam na masilip at maisagawa mo ang mga kilos at gawain ito. Magmalasakit at magmahal sa mga kasapi ng pamilya. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 6, buklatin sa pahina 35. Pumili ng 2 o 3 kasapi sa iyong pamilya. Isulat ang bawat isa sa bawat pitak. Maaari mo rin silang iguhit at pangalanan. Sa katapat na bahagi, isulat ang mga kilos at gawain na ipinakikita o gagawin mo upang maipahayag ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Tingnan ang halimbawa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang halimbawa. Ito si Tatay Melo. Magmamano ako sa tuwing siya ay darating galing sa trabaho. Ikukuha ko siya ng tubig na maiinom o ipagtitimpla ng kape. Sa unang hanay, isulat o maaari mo ring iguhit ang kasapi ng pamilya. At sa ikalawang hanay, ano ang iyong ikikilos o gagawin upang maipakita mo ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Laging tatandaan ang wastong kilos at gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat kasapi ng iyong pamilya. Mahalagang maipakita o maipadama ng batang tulad mo na mahal mo sila. Ang simpleng gawain ng pagsunod at pagtulong ay palatandaan na isa kang mabuting bata. Mas matutuwa sa iyo ang lahat. Kailangan ng iyong pamilya ang pagmamahal at pagmamalasakit mula sa bawat kasapi. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng pagkakaroon ng mas masayang pagsasama. Kaya huwag ipagwalang bahala ito. Ipakita mo ang pag-aalala at pag-aalaga mo sa kanila. Gawin mo ang ikatutuwa nila araw-araw upang mas lalo kayong magkaroon ng pagmamahalan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 7, buklatin sa pahina 36. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Isulat naman ang mali kung hindi. Unang bilang, may sakit ang nanay ni Leo, kaya inalagaan niya ang kanyang ina. Ulitin natin, may sakit ang nanay ni Leo, kaya inalagaan niya ang kanyang ina. Ikalawang bilang, hinayaan ni Lani na maglaro ang kanyang kapatid dahil abala siya sa panonood ng telebisyon. Ulitin natin, hinayaan ni Lani
na maglaro ang kanyang kapatid dahil abala siya sa panonood ng telebisyon. Tama o mali? Pagdating ng tatay ni Lance mula sa trabaho, ay inabutan niya ito ng tsinelas, pamalit sa sapatos. Ulitin natin. Pagdating ng tatay ni Lance mula sa trabaho, ay inabutan niya ito ng tsinelas, pamalit sa sapatos. Tama o mali? Ika-apat na bilang. Agad na sumunod si Lexus nang siya ay inuutusan ng kanyang nanay. Agad na sinunod ni Lexus nang siya ay inutusan ng kanyang nanay. Tama o mali? Ipinagawa ni Leia sa mas nakababatang kapatid ang gawaing iniutos sa kanya. Tama ba ito? Ipinagawa ni Leia sa mas nakababatang kapatid ang gawaing inuutos sa kanya. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 8, buklatin sa pahina 34. Unawain ang mga pahayag. Tukuyin ang kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit. Isulat ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mabuting asal. Maliban sa, alin kaya dito ang hindi nagpapakita ng mabuting asal? A. Pagtulong sa mga gawaing bahay. B. Pakikinig sa payo ng magulang. C. Pagkuha ng gamit ng iba nang walang paalam. Alin ang hindi nagpapakita ng mabuting asal? Ikalawang bilang. May sakit ang iyong tatay, ngunit wala ang iyong nanay. Ano ang gagawin mo? A. Aalagaan siya. B. Iiwan siya. C. Babaliwalain siya. Ulitin natin. May sakit ang iyong tatay, ngunit wala ang iyong nanay. Ano ang gagawin mo? A. Aalagaan siya. B. Iiwan siya. C. Babaliwalain siya. Ikatatlong bilang. Habang nagluluto ang iyong nanay, ay naubusan siya ng toyo. Makatutulong sa kanya kung ikaw ay A. Bibili ng toyo sa tindahan. B. Magsasakit-sakitan. C. Mag-uuto sa iba sa pagbili. Ulitin natin. Habang nagluluto ang iyong nanay, ay naubusan siya ng toyo. Makatutulong sa kanya kung ikaw ay A. Bibili ng toyo sa tindahan. B. Magsasakit-sakitan. C. Mag-uutos sa iba sa pagbili. Ikaapat na bilang. Palaging umiiyak si Juan. Nakababata mong kapatid. Tuwing aalis ang mga magulang mo upang magtrabaho, nararapat na A. Hayaan mo na lamang hanggang tumigil. B. Ipaubaya sa iba ang pagpapatigil. C. Kausapin siya na tumigil at samahang maglaro. Ulitin natin. Palaging umiiyak si Juan, ang nakababata mong kapatid tuwing aalis ang mga magulang mo upang magtrabaho. Nararapat na A. Hayaan mo na lamang hanggang tumigil. B. Ipaubaya sa iba ang pagpapatigil. C. Kausapin siya na tumigil at samahang maglaro. Para sa ikalimang bilang, naisiramin ng iyong kapatid ang iyong laruan. Ngunit ginagamit mo pa ito. Marapat lamang na A. Ipagdamot ito sa kanya. B. Ipahiram ito sa kanya. C. Ipagamit ang ibang laruan. Ulitin natin. Naisiramin ng iyong kapatid ang iyong laruan. Ngunit ginagamit mo pa ito. Marapat lamang na A. Ipagdamot ito sa kanya. B. Ipahiram ito sa kanya. C. Ipagamit ang ibang laruan. Binabati kita.
Natapos mo na ang ikapito at ikawalong linggo ng ating aralin. Kung hindi mo pa tapos sagutan ang iyong module, ay maaari mong balikan ang video na ito upang maging gabay mo sa pagsasagot. Sana ay marami kang natutunan. Ito muli si Teacher Aileen na nagsasabing, mag-aral mabuti dahil ito ang susi ng iyong tagumpay. Hanggang sa muli, paalam!